Magandang araw mga bata. Narito na naman tayo sa isang serye ng ating talakayan sa ating asignaturang Araling Panlipunan. Ang seryeng ito ay nakasentro sa partisipasyon ng mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino. Pag-aaralan natin ngayon sa video na ito at makikilala natin ang mga kababaihang nagpamalas ng kabayanihan sa ating bansa. Higit mo ding mauunawaan ang naging partisipasyon nila sa katipunan kasama ng mga rebolusyonaryong Pilipino. Ako nga pala ang inyong guro, James Christian Orbayo, na umaasang kayo'y makikinig ng mabuti, matuto at mag-enjoy sa aking inihandang presentasyon. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Atin nang simulan ng ating talakayan. Malaki ang naging papel ng mga kababaihan sa pagkakamit ng layunin ng katipunan. Ang pangunahing pamantayan sa pagpili ng babaeng kasapi ng samahan ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob at ganap na katapangan. Narito ang mga gawaing isinakatuparan ng mga kababaihan para sa mga rebolusyonaryo. Ang mga kababaihan ang nangangasiwa sa pagtanggap ng mga bagong kasapi ng samahan. Pangunahing tungkulin ng kababaihang kasapi na panatilihin ang seguridad ng mga kalalakihang kasapi, lalong-lalo na tuwing may pagpupulong. Isinasagawa nila ito sa pamamagitan ng pagdaraos nila ng kunwa-kunwaring pagtitipon at kasiyahan upang malinlang ang mga Espanyol at hindi mailantad ang tunay na pagpupulong na isinasagawa ng mga kalalakihan. Una sa ating listahan ay si Gabriela Silang. Si Gabriela Silang ang kauna-unahang babaeng namuno ng rebolusyon sa Pilipinas. Hinikayat niya ang ibang mga gerilya upang magkaisa at palawigin pa ang pakikipaglaban. Buong tapang nilang sinalakay ang mga mapagsamantalang mga dayuhan sa Ilocos. Pangalawa sa ating listahan ay si Melchora Aquino. Siya ay tinaguriang ina ng katipunan. Si Melchora Aquino ay kilala sa bansag na Tandang Sora. Sa gulang na 84, aktibo siyang nakibahagi sa mga adhikain at pakikibaka ng mga katipunero para sa kasarinlan. Sa panahon ng pakikipaglaban ng mga katipunero, binuksan niya ang kanyang tahanan, nagpakain, nagbigay ng gamot at inalagaan niya ang mga sugatang kawal. Gregoria de Jesus. Si Gregoria de Jesus ang pangalawang asawa ni Andres Bonifacio. Siya ay kilala sa tawag na lakambini ng katipunan at sa bansag na orang dampuan. Siya ang pangalawang pangulo ng kababaihang kasapi ng katipunan at nagsilbing tagapamahala ng mga armas at naging tagapag-ingat ng mga papeles ng katipunan. Sumunod sa ating listahan si Marcela Marino. Siya ang tumahi sa bandila ng Pilipinas na ginamit ni Emilio Aguinaldo noong Hunyo 12, 1898. Siya ang asawa ng diplomatikong si Felipe Agoncillo. Marina Dizon Santiago. Siya ang kauna-unahang babaeng kasapi ng katipunan. Siya ay naging kasapi ng katipunan nang maghinala siya sa kakaibang kinikilos ng kanyang ama na noon ay inililihim ang pagiging kasapi ng kilosan nang matuklasan niya na hikayat siyang sumanib noong 1893. Mayroon siyang estratehiya sa pagtatago ng lihim ng katipunan. Pinangunahan niya ang pagtatanghal sa pag-awit at pagsayaw sa kunwa-kunwaring pagdiriwang upang ilihis ang mga Espanyol sa gaganaping pagpupulong ng mga kalalakihan sa katipunan. Trinidad Texon. Kinikilalang ina ng Biak na Bato at Mother of Mercy. Siya rin ay itinuturing na ina ng Philippine National Red Cross. Dahil naipakita niya ang kanyang tapang nang lumagda siya bilang kasapi ng kilosan gamit ang sarilong dugo. Higit na hinangaan ang kanyang kahusayan at katapangan ng magtagumpay na nakuha ng mga katipunero ang mga armas ng Espanyol sa isang bilangguan sa San Isidro, Bulacan. Sumunod sa ating listahan si Teresa Magbanwa. Siya ay binansagang Joan of Arc ng Kabisayaan
na sumisimbolo sa kanyang katapangan at kahusayan. Ipinamalas ang kanyang katapangan at kahusayan sa taktika ng pakikipagdigma nang hilingin niya sa kanyang tiyuhin na pahintulutan siyang lumaban sa mga sundalong Espanyol. Itinalaga bilang komandante sa Hilagang Iloilo. Sa una niyang pakikipaglaban, matagumpay niyang napahinuhod ang mga sundalong Espanyol sa Yating Pilar sa lalawigan ng Capiz at iba pang lugar. Josefa Rizal, Pangulo ng Lupon ng mga Kababaihan at kapatid ni Dr. Jose Rizal. Huli sa ating listahan si Patrocinio Gamboa. Siya ay naging aktibo sa Komite Konspirador na itinatag sa Molo, Iloilo noong Marso 1898. Siya ang tumahi sa watawat ng Pilipinas na iwinagayway sa Pasinaya sa pamahalaang rebolusyonaryo sa Bisaya. Naging espiya at tagahatid mensahe ng rebolusyon. Malaking tulong ang pagiging anak mayaman niya. Nangolekta siya ng salapi, pagkain, gamot at armas. Alam ng mga lider ng rebolusyonaryo ang gawain ito. May resolusyong bigyan siya ng pensyon ng gobyerno, ngunit ito ay kanyang tinanggihan. Tinawag na bayani ng haro at tiya patron ang kanyang palayaw. Ilan pa sa mga kababaihan na hindi mawawala sa talaan ng magigiting na babae ay sina Agueda Kahabagan ng Santa Cruz, Laguna, na nakilala bilang natatanging babaeng general ng Himagsikan. Nakilala rin si Gregoria Montoya ng Cavite na nasawi habang nakikipaglaban. Isa sa mga naunang kasapi ng Katipunan ay ang kapatid ni Andres Bonifacio na si Espiridiona Bonifacio, nakilala sa tawag na Nonay. Ilan din sa mga gawain ng mga kababaihan sa Katipunan ay ang pagiging mamamahayag at tagatahi ng mga bandila ng Himagsikan.